Ilatag natin, Attorney Ate B, kung ano ba ang purpose ng CCTV para sa refresher lang. Oo. Bakit ba na-invento yung CCTV, Attorney? Yung CCTV naman kasi usually talaga namang effective tool naman talaga siya before, legally speaking, in solving crimes. Kasi syempre, nagiging evidence din siya to investigate and then to solve issues din. Pero syempre, dapat may limitations din na ini-impose sa paggamit ng CCTV. Hindi naman siya unlimited use na pwede natin gamitin anytime. O parang only rice. Syempre may mga iba. May karapatan din tayong pinoprotektahan. Okay. So, for safety, for our safety, our security, kaya may CCTV. Ano-ano po yung mga limitasyon na binanggit ninyo, Attorney? Yung limitations natin sa paggamit ng CCTV, it's just that CCTV ay nakatutok din sa bahay ng kapitbahay. Bakit ba itinututok sa kapitbahay? May gagawa mo nun. May mo naka itututok sa kapitbahay? Pero may kaso bang ganon, Attorney? Ah, yes po. Before, there was a Supreme Court case, if I'm not mistaken, that was a 2013 case, wherein yung CCTV kinilagay sa bahay, pero nakatutok yung camera dun sa property ng kapitbahay to record yung ongoing construction ng kapitbahay. Ang naging hatol ng Supreme Court natin dito, it's a violation of right of privacy. Since even if yung bahay na nakatutok yung camera is wala pa namang concrete na bahay, the fact na hindi yun sa'yo at hindi mo yun personal, hindi yun property mo mismo, nakaka-invade ka na ng right of privacy ng ibang tao. So anong mangyayari kapag nag-violate kayo ng right to privacy ng iba? Pwede ka bang makulong? Actually, yung National Privacy Commission, nag-release sila ng advisory, I think, nung mga November 2020, and nag-provide sila ng mga penalties din kapag ka nag-violate tayo sa ating advisory. Nakalagay doon na maaari kayong makulong for at least 1 year to 3 mm-hmm. years and a fine of 500,000 but not more than 3 million. So, case-to-case basis pa rin naman. But if the question is merong penalty, meron pong penalty for that. Wow. Pero pwede kayang, kasi ako meron ako nilagyan ng CCTV sa kwarto eh. Pero kung na... Hi, Mama. Para nga sa security, at least nakikita mo yung nanay mo, di ba, na okay siya. Pero paano yun? Pwede bang, kunwari daw, bibigyan ka ng permiso para kunwari, ako, gusto ko tutukan ako ng CCTV, pero para meron, makikita niya kung anong ginagawa ko. Siguro for my security and for transparency rin siguro, pwede. Pwede ba yun? Kailangan ba may written, like, agreement? Ano ba yung tawag memorandum doon? Of agreement. Para lang alam mo yun, para lang... Consent. Okay, consent. Pwede mo okay i-video. Kasi baka mamaya baliktarin ka, yun naman pala may consent. Pwede kaya yun? Hindi naman, syempre, pagka sa mga bahay natin, yung usual practice naman natin, hindi tayo nag-written consent na, uy, pwede mo lagyan yung kwarto. Kunwari po dun sa property. Dun siguro sa property. Pwede consent yung mangyayari. Oo. Na yung camera ilalagay natin sa mga lugar na very visible. For example, kahit sa kwarto siya, pero alam nung tao na nandun sa loob ng kwarto na may CCTV doon. Kasi nagmamatter talaga dito yung consent eh. Actually, itong rules natin with regard to rights to privacy, pwede siya maehalin tulad sa anti-wiretapping law. It's just that ang mode at method na gamit natin dito is camera. So as long as there is consent, walang violation ng rights of privacy. Lalo natin na kunwari po sa mga homeowners association, 'di ba? Meron silang mga patakaran. Dapat ganito. O sige, pwede ba namin lagyan ng CCTV para bantayan kung paano ginagawa yung construction na 'yan? Tapos mamaya sasabihin, sige, pwede mong lagyan, tapos mamaya babalik ta rin ka. Ba't mo tinutukan yung bahay ko ng ano ng CCTV? So as long as you give your consent, po pwede 'yon, written consent. Oo, para rin protektado din kasi for all you know, Tita Wines, lalo na sa mga subdivisions, gusto siguro nila makita yung compliance rin. Halimbawa ng isang tao na sa isang private property. Diba? Siguro for everybody's
peace of mind. Compliance to their set of rules and regulations. Diba? If it's within a subdivision or a private establishment, di ba ho, attorney, parang ganyan. Pero attorney, bago tayo lumawig, ano, i-identify nga po ba natin ngayon kung ano ba itong right to privacy at ano ang mga parameters nito? Yung right to privacy, actually, it's protected na ng under the Constitution na ang mga tao, even if meron of course, the government should and be very vigilant with its people. So, sa public places, wala tayong na-expect na right to privacy dyan. So, pag kunyari, halimbawa, tayo pumunta sa isang mall, pumunta tayo sa any public place, yung paglagay nila ng CCTV, hindi siya magiging violation ng Data Privacy Act natin. Pero yung personal space natin, yung sinasabi natin right to privacy is yung personal lang natin, like for example, yung mga bahay natin, kotse natin, mag-expect talaga tayo ng at least yung safe space ng isang individual. Question, kunwari locker room, ayan, locker CR. Room. Or locker room, Tita Wines, kunwari sa supermarket, department store, may locker room, yung mga staff. Oo, pwede bang lagyan yan ng CCTV? Kahit saka CR, Ate B. O baka binalag po, oo. Pwede ba yun? Di no. Yung mga restroom natin, siguro yung labas pwedeng lagyan or yung common area, siguro yung mga powder area, pero not yung loob mismo ng cubicle ng mga restroom. Pero yung locker room, pwede ba yun? Yung sa locker room, as long as meron doong nakalagay na sign na merong CCTV and nag-agree naman yung mga taong pumapasok doon na aware sila at okay lang sa kanila na merong CCTV na nakalagay doon, pwede. Kaya may nakalagay po minsan na may notice, CCTV recording, this is, di ba, this is an establishment na may CCTV na camera. Di ba may mga ganong notices? Mm-mm. Pero hindi sa mga bihisan, Ate B. Hindi sa bihisan. Oo. Kasi pag sinabi mo at attorney na locker room, dito nilalagay yung mga ekstrang damit, 'di ba? Yung may mga establishmento kasi na nag-tawag dito, nag-uniform. Mm-hmm. Tapos nagpapalit na lang sila pagdating sa sa establishment. Yung locker room na 'yon, doon sila nagsusuot ng pantalon, ng mga pang-itaas. Hindi na ho sakop 'yan ng CCTV dapat. Private. Dapat hindi na. Ayun. Okay. Halimbawa po, hindi naman CCTV, camera. Gusto kong hulihin ng asawa ko na nagdadala ba ng babae sa aming bahay. Dapat inagahan mo yung tanong na yan. Marami magre-react. Ano ka ba? Ngayon mo lang natanong. Sorry. Tapos nilagay ko dun sa may tapat ng kama, sa may tapat ng tawag dito, sa tapat ng pintuan, o kung saan sila pwedeng magdaan. Makukonsider pa po bang ebidensya iyon ng batas? Actually, yung paggamit ng camera, wala na rin siyang pinagkaiba sa... Basically, ang CCTV ay camera rin naman. Sakot pa rin siya ng Data Privacy Act natin. So hindi siya admissible? Camera ng patago sa mga kwarto for the purpose of hulihin. Opo. For sure, it would be also a violation. Parehas siya ng anti-wiretapping natin na nire-record natin yung conversations, for example, ng asawa natin dun sa... telepono. Kasi attorney, 'di ba, para mabigyan ako ng ebidensya. Para magkaroon ng legal basis ang ebidensya daw picture. Dapat physical evidence na mahuli ko on the spot na naglalambutsingan yung eskabetse at saka yung asawa ko, 'di ba? Paano 'yun? Yun lang ang naiisip kong paraan. So hindi pala katanggap-tanggap 'yun sa korte. Yung pagkuha natin siguro ng pictures or ng mga videos sa loob ng isang lugar na nagmeron tayong reasonable expectation of privacy. So if may ganung agenda, I would suggest siguro kung pipicturan mo or gusto mo talagang hulihin mo sa public place. Picturan mo sa labas para hindi ma-question kung paano mo na-obtain yung ebidensya. Okay. Pati pala pag-obtain ng ebidensya, no? Dapat may kaibigan tayong investigador.
Dapat may kaibigan kay investigador kung paano nyo gagawin yan para maging admissible in court. Tama no, attorney? Kung halimbawa, pumunta si asawa at saka si pinicturan mo sila, po pwede. Kasi doon, wala silang reasonable expectation of privacy kasi public place. Public place na yun. Okay. Naku, very good. Maraming salamat, attorney. Medyo mahiwaga at maraming mga sanga-sanga ang ating Right to Privacy Act. Ang maliwanag sa akin dito, Ate B, without consent, mayroong violation. Diba? Mm-hmm. At saka kailangan, hindi ka sa solar mo lang ikaw maglalagay ng mga surveillance camera. Hindi po pwedeng nakatutok sa kapitbahay dahil hindi nasakop 'yon ng iyong pribadong lugar. Tama, Torni? Oo, tama po. Ayan, ganun. Okay. May kulong. Okay. Isang taon hanggang tatlong taon, grabe. Naisip ko lagay niyo sa prenup, kunwari gusto niyo manmanan yung asawa ninyo, bigyan niyo pasulatin mo ng consent na okay lang na manmanan siya. Pwede ba? Ay, tapos na pala usapang Valentine's Day. Last thing na lang. Sorry, nagpapakamot na to si Fred. May napanood kasi ako, attorney, na Korean novela. Oh. Ginamit yung dash camera bilang ebidensya sa isang kaso. Pwede ba 'yon? Ang dash camera po, admissible as evidence na po siya. Recently, nag-rule na po ang Supreme Court. Po. Kasi public yung kinukuhanan. Pero kung yung loob na nangyayari sa kotse, private yun. Kung yung sa labas, ayun. Ayun. Basta nakatutok sa public. Thank you, attorney. Maraming salamat.